Kapatid ni Ethel Buba lagi, di ba? Pag pinapakilala kayo, anong pakiramdam mo ba? Uy, kapatid ni Ethel Buba yan. Parang nagiging shadow, di ba? Ganun naman dapat ang reaction. Napipressure. Doon ako napipressure na. Hindi mo siya magaling kumanta. Sasabihin mo, huwag mo nangawakan yung mic. Wala kang sinasabi. Hindi ka masyadong ino-okay ng mga bakla kasi kapatid mo si Ethel Buba. Yes. Pero may nakakalampas na mga salita. May moment na naiyak ako. May nagsasabi pa talaga sa akin na mag-uus ka dito, hindi ka marunong kumanta. Oh. Ano, ganyan ka na lang? Sexy-sexy ka na lang? Malandi ka lang dito sa stage? Maaga kang nagbuntis. Anong sabi ng ate mo nung maaga kang nagbuntis? Tatanga-tanga ka naman yun. Interview na to, doon ko lang na-realize yung about doon sa anak ko. Sa work na to, napalaki ko nang maayos yung anak ko. Ngayon, ano ang gusto mong sabihin kay Ethel Buba? Salamat kasi hindi dahil sa'yo, wala ako dito ngayon. Ano naramdaman mo nung sinabi ng ate mo na okay lang yan ako, bahala? Masaya, syempre. Kasi nandiyan sila, lalo na si ate. Ang mega, then ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, makikipagkwentuhan po tayo sa kapatid ni Ethel Buba na walang iba kundi si Bobita. Welcome to my vlog, hey! Bobita! Happy to emotion! Hey! Ganon! Siya po ang nakababatang kapatid ni Ethel Buba. Ilan kayo magkakapatid? Sa original, 5. Ay, original. So may hindi original. Yes, may fake. Charik! Charik! May mga half. Ilan ang mga half-half? 3. Yung una, isa, yung lalaki. Tapos, yung pangalawa, 2 babae. So bali 3 ang naging asawa ng nanay mo? Yesterday. Ay, mabenta si mother in fairness. Kamusta si Bobita nung lumalaki? Medyo iba eh. Kasi ako, pina-adapt ako eh. Nung maliit ako. Kanino? Sa tita ko din. Kapatid ng tatay ko. Bakit ka pina-adapt ng nanay mo? Dala ng kahirapan. Ay, totoo. Taga saan ba kayo dati? Sa Tondo. Sa Tondo. Alam naman ng lahat yun na taga Tondo kami. Tapos ilan kayo sa isang bahay? Maliit pa ako that time. Lahat kami magkakasama. Tapos kasama ko yung lola ko, yung lolo ko. Kasi si papa ko nasa abroad. Nagbabarko siya. Seaman pala ang tatay mo. Yes. In fairness. Nung lumalaki ka, syempre, sinabi mo nga, hirap kayo sa buhay. Kasi, ang dami niyo magkakapatid. Medyo ganun. Tapos medyo complicated yung family. Si mother at saka si father lagi nag away. Hindi ko alam yung full kahit, story. Kahit nasa abroad? Yes, parang ang chika ni mother, may babae daw si papa. Tapos, hindi nagpapadala sa inyo? Oo, ganun. Sino ang bumubuhay sa inyo? Si mamang. Pero, nung medyo malaki na ako, parang baliktad na naman na sila. Siguro mga grade school, si mamang naman yung may iba. Tapos, si papang naman yung nagpapadala lagi. Kaya, lumaki talaga kami sa lola kasi doon na pinapadala ng papa ko yung mga sahod niya. So, hanggang kailan tumagal lang sitwasyon yung ganito? Nung pumunta na kami ng Jensen, mga ano ko noon, grade 2. Oh, di na lang kami na papa ko doon. Sino ang kasama niyo doon? Lahat kami, 5 kami magkakapatid. Pero ang mama mo, naiwan dito sa Tondo. Yes, kasi nga yun na yung mga moment na nagkakagulo na sila. Yes. Paano ang pakiramdam sa piling ng tatay mo na wala ang nanay? Kasi nga sabi ko, nung maliit pa lang ako, parang mga months pa lang kwento ng lola. Dinala din ako ni mother sa Jensen, tapos pina-adapt ako doon sa tito at tita ko. Months pa lang pina-adapt ka na? Oo. Grabe. Siguro 3 years old or 4, kinuha niya ulit ako. That time, lumalaki ka, hindi na nagtatagpo ang nanay at tatay. Hindi, hindi. Never na sila nagsasama. Minsan lang kasi umuwi si father kasi dati yung mga seaman, mga 5 years, 3 years, ganun, di ba? Ay, ganun? Oo. Tapos pag dumadating na si papa, okay sila. Tapos may mga moment na naaalala ko na hindi sila okay. Nahuli ni father si mother, nakaka-uwi lang. Kaya nga medyo nalilito ako doon sa kwento din ni mother ko sino talaga sa kanilang dalawa. Oo, pero kasi nakilala ko kasi si Bobita, dalaginting ka na noon, siguro mga 16. Dumating ba sa punton kung twist ka, yung naguguluhan ka sa takbo ng buhay niyo? O dead ma ka lang?
Deadma lang. Deadma ka lang talaga. Siguro nasanay na rin sa sitwasyon. May sitwasyon na yung mga tita, tito, lolo, at lola lang sumusuport sa inyo. Yung kasama, oo. Oh, eh, paano yung mga kapatid mo? Ganun din. Deadma na rin. Oo. Oo, nga, nakikita ko nga yung mga kapatid mo. Talaga sila... Darson, sila Ikoy, Darson. Si Ethel Buba ang malapit sa akin. Nakilala ko lang po si Bubita noong nagpupunta-punta pa lang siya sa Punchline lang. Yes. Ilang taon na kayo nung napunta sa Maynila? Actually, nung mga high school, medyo nakaka-ahon-ahon na si ate kasi kanta-kanta na siya. Every bakasyon, pumupunta kami dito. Kasi pinadala lang kayo ni Ethel Buba. Yes. Na ate niya. Nung high school siya, nag-work na agad siya dito. Ayun. As singer. Tapos, nung medyo nakaka-ahon-ahon ng lola papadala, mo. Papadala. Tapos, bakasyon kayo dito, barko, ganon. Jensen eh. Hindi aeroplano, barko talaga. Barko talaga, kasi marami kami. Oo nga. At saka, syempre, tipidity. At saka si Ethel Buba magaling yan sa pera. Yes. Si mamang kasi, at saka si ate, okay sila eh. Kasi nandito si ate. Kumbaga, nakikita-kita sila lagi, ganyan-ganyan. Tapos, nung unang bakasyon namin, kumbaga, nililigawan ulit kami ni mother. Ay, gusto niyo ibalik yung tiwala niya sa inyo. Yes. Na magkakapatid. Ano naman ang ginawa niyo nung nagpaparamdam na ulit ang nanay niyo? Pumunta siya sa bahay ni ate nung unang bakasyon namin, tapos nagdadala na kung ano-ano. Ah. Siyempre, nung una, parang, Ben ba lang? Yung isa kong kuya, parang imber na talaga eh. Pero, nung katagalan na, okay na. Natanggap na din. Kasi wala na rin relasyon ng nanay mo nung that time. Wala na rin. Wala na rin. Anong sabi ng tatay mo nung unti-unti nang bumabalik niya sa inyong nanay niyo? Wala na rin. Kasi parang may karelasyon na rin siya eh. Talagang totaling malinis na hiwalay na talaga. Hindi ka na bumalik sa Jensen? Hindi. Bumalik pa kami hanggang 4th year high school ako. Nung magka-college dito na. Dito ka na rin nag-aral? Yes. Ano ipapaaral sa inyo? Si ate that time. Pero nung nag-college na ako, nag-working student ako, kaya ako napasok sa Punchline. Ayun. Doon ang nagsimula ang kanyang journey sa Sing-Along. Yes. Na dati-dati, wala ka namang kalam-alam, di ba? Wala. Actually, ang una kong work sa buong buhay ko sa Punchline, DJ. Sinama ka sa DJ-DJ ko. Yes, kasi gusto daw na mayari, may babae, ganyan-ganyan. At saka para matulungan ka rin, para mabigyan ka ng trabaho, yes. Kasi wala kang trabaho. Kamusta naman yung pagiging DJ mo? Ay naku, maigpit dun yung mga trainer. Sila Lito. Oh. Naiiyak kaya ako. Siyempre, lalaki sila. Tapos sasabihin, tatanga-tanga ka naman. Tapos galing ako probinsya, di ba? Ganto mo dito. Siyempre, hindi ka pa sanay na minumura ka or pinagsasalitaan ka na. Umiiyak ako. Tapos that time, di ba yung DJ's booth may salamin? Oh. Eh, pretty lola mo. May mga customer na tinatanong kung anong pangalan ko. Opo, in fairness. Kasi yung DJ doon, transparent. Makikita mo kung sino yung nasa loob. Nung kapanahonan pa ito, kadalaginding rito, maganda ang katawan at fresh. Gano'n. Tapos siya yung nagpapadala ng flowers, bigla, or pagkain, ganyan-ganyan, pakibigay sa DJ yung babae. Tapos doon na-realize nung mayari, mag-receptionist ka na lang, parang mas scary ka doon. So nalipat ka. Saan ito sa Punchline to? Punchline. Minsan Punchline or Laughline. Ilan taong ka tumagal ng DJ? Siguro mga 1 or 2. Natuto ka naman doon. Oo. Kaya ngayon, pagka kumakanta ako, alam ko na. May silbi naman din pala yung pinagdaanan mo. Yes. Hindi ka naman mahihiyain kasi noon, di ba? Hindi. O nung nakita ko to, talagang matalam na rin. Hindi yung typical na kime. Hindi. Naging receptionist ka na ng Punchline. Mukhang dumami na ang mga ano mo doon. Au-au. Au-au mo doon. Kamusta ang pagiging receptionist mo doon? Okay naman. Ano mga hindi mo makakalimutan bilang receptionist ng Punchline? Yung mga customer ng mga pasaway. Di syempre, bata ka pa lang, hindi mo pala alam kung paano magbasa ng tao. Doon ka nakikita yung mga tao na kung sino pa yung maporma, sila pa yung mga feeling ano. Parang kasi kami, pag nagpapabay kami ng entrance, minsan walang panukle, di ba? Tapos stab lang yung ano. Kung sino yung nakaporma, sila pa yung gigil ng gigil. Bakit wala kayo ano? Tapos kung sino yung mga simple lang, sila pa talaga yung mga parang ako na on. Tapos sabi ko, ano ba to? Ganito pala dito. So, ilang taong kang tumanggal na reception? Siguro mga 3 years. Ay, ang tagal mo rin pala, no? 3 years. Anong worst na nangyari sa'yo bilang receptionist? Yung hindi mo makakalimutan? Inaaway kami. Lalo na sa Punchline kasi punuan eh. Anong sinasabi sa'yo? Ba't nagpapapasok kayo? Wala na kayo upupuan. Ganyan, ganyan. Sa imbira sa akin. Kasi ako ngayon nag-umaharap. Sorry ko, teka lang, bagets ko pa. Paano ko sasagutin? Tapos yung mga English-English. May English-Englishan. So, syempre, natakot ka doon? Yes, doon ako dinudugo yung utak ko. Nalampasama naman yun. Yes. Tapos tumagal ka ng 3 taon. Paano ka naging host ng yeah. Punchline? Doon pa rin, as receptionist, diba? Syempre, naririnig mo yung mga chika eh. At sabi nila, si ate mo lagi absent ang absent. Kailangan namin ng babae. Kaya mo ba? Sino nagtanong sa inyo yan? Si Mr. C. Kasi kainuman ko rin si Mr. C that time. Kiri lang. Eh, hindi nga ako kumakanta. Pero palaban. Oo. Eh, nagulat nga ako dito. Pero talagang ano talaga siya. Hindi mo siya talaga pwede. Pag may sinabi ka talaga rin, kahit mabiro, lalabanan ka niya rin ang biro talaga. Oh. Ayun. Tapos, nung inoperan ka ni Mr. C, sabi mag-training daw, ganyan. Go. Nanood lang ako. Pero hindi pa rin ako masyado natuto eh. Mga matagal pa. Ano sabi ng ate mo?
mo nung nakapasok ka. Gora lang. Silang dalawa magkapatid talaga, talagang dead ba lang talaga. Kaswal lang lahat. Totoo. Ilang taon kang tumagal na bago ka natuto dyan sa punchline? Siguro mga 1 year. Tagal lang. Kasi nga wasing. Oo. Walang sing. Tapos yung mga chika, naririnig ko, tapos pwede kong sabihin. Pero hindi ma-deliver ng maganda. Oh. Eh, kamusta yung ano, syempre, yung mga baklang kaset mo? Ay, na parang pabigat ka doon, di ba? Oh, sasabihin mo, gunawakan yung mic. Wala kang sinasabi. May moment na naiiyak ako. May nagsasabi pa talaga sa akin na, mag-host ka dito, hindi ka nga marunong kumanta. Totoo naman kasi, unang taon ng pag-host ko, dalawa lang yung kanta ko. Ano mga kanta to? Isang slow at isang fast beat. Dalawa lang talaga yun. Pag-julit-julit mong gabi. Whenever, wherever ni Shakira, tsaka huwag na huwag mong sasabihin. Yung lang kinakanta mo. Isang taon yun. Isang taon dahi? Oo. Oh. Tagal ng Lord mo. Pero syempre, alam naman natin sa punchline, di ba? Kapag nakakaabala ka sa chikahan, anong narinig-rinig mo? Yung mga masasakit na narinig mo, ano sabi ng mga bakla? Feeling ko siguro hindi naman ako babardagulin kasi kapatid. Oo, hindi ka masyadong ino-okay ng mga bakla kasi kapatid mo si Ethel Buba. Yes. Pero may nakakalampas na mga salita. Yes. Ano yung masakit na? Yun nga eh. Eh, di ba, payatola ako. Oo, sexy ka talaga doon. Crap top kong crap. Oh. Ano, ganyan ka na lang? Sexy-sexy ka na lang? Malandi ka lang dito sa stage? Tapos eh, may sakit ako that time. Parang lumaban ako, sige, set-set yan. Naiyak talaga ako. Sa kumiyak sa stage? Sa dressing room. Tapos pinauwi na lang ako kasi hagulgul talaga iyak ko. Sino nagko-comfort sa'yo? Wala. Wala, di ba? Wala. Yung may araw. Kumiyakan. Uwi ka na nga lang doon. Habang umuwi ka, anong nasa isip mo? Wala. Sabi ko, okay lang yun. Normal lang yun. Kasi naririnig ko din sa mga ibang mga junior na din na darkness nila. Siguro that time, may sakit ako, pagod. Kaya naiyak talaga ako. Ah, talagang bumigay na talaga yung emotion mo. Pagkatapos nung naiyak-iyak ka, bumalik ka na. Kamusta na yung pakiramdam mo nung matapos ka makarinig ng mga darkness? Sa loob-loob ko, gagaling ako syempre. Sinasabi mo hindi, pa kay Ethel? Hindi. Warlalo yun eh. Hindi rin siya nagtatanong? Hindi. Pakita mo, ganun sila kakaswal. That time yung nakatira ka sa ate mo. Yes. Extra challenge na siya eh. Oo, umalaki na kinikita ng lola mo. Sustenta sa aming lahat. Tapos, kailan mo sasabihin sa akin na natuto ka na marunong ka na? Actually, natanggal. Tinanggal ka sa punch? Yes. Kasi, anong ginawa mo? Naging jawa ko yung anak. O yung naling ka. Yes. Pagkatapos nun, ano na naging karir mo? Ganun pa rin, host. Saan ka na pumasok nun? Yung tinanggal ako dun, dito, rinuha nila ako sa music box. Ah, dalawang kanta pa rin baon mo? Hindi, marami-rami na yun. Okay. Mga tatlo. Okay. Tapos, nakakontrata nga ako. Actually, kinukuha din ako ng iba pang bar, mga 22nd. Na-imburn na nga sa akin, di ba? Oo. Kasi, doon naintindihan ko naman. Kasi nga parang anak-anak niya. Tapos, naging kami nung anak niya. Tapos, pinadala niya ng letter. Nakakontrata ako, hindi niyo siya pwedeng tanggapin. Ay, ganun ang mga senaryo. Mm-hmm. Tapos, ano nangyari doon? Lailo muna, siguro mga 3 months. Naglailo ka muna. So, wala kang sing-along, wala kang kita. Wala. Ano iniisip mo ngayon nung wala kang kinikita? Kasi talagang pabigat ka ngayon sa ate mo, syempre. May mga rakit-rakit na maliliit. Ang ganda mo din, ano? Kasi mura lang. At saka that time, narinig-rinig na nila yung pangalan mong Bobita. Parang ano ng contract, within the area, bawal. Kailangan lumayo ka. So, nagpakalayo-layo ka. Yes. Yung mga gig ko, mga malalayo. Probinsya na talaga. Oo, mga Bicol, ganyan. Kaya, so pwede yun. Pwede. Tapos, ano na nangyari sa kontrata mo nung lumipas ang 3 months? Okay na. Pinayagan ka na nilang pumasok sa iba. Yes. Saan ka unang pumasok dito sa Quezon City? Diyan, sa Big Shot. Yung billiard dito, sa Pagtawid. Ah, okay. May mga banda dyan eh, tsaka mga comedian. So, nasa comedian ka, syempre hindi ka sa banda. Yes, all day. Wala ang boses, di ba? Oh. Ilang araw ka doon? Every Friday and Saturday. Dalawa ka agad. Dalawa. Natatandaan mo pa yung sweldo mo doon? 1-2. Malaki na yun. Tapos nakaka-2-4 ka sa isang set, tapos iba pa yung tiaila. Yes. Winner ka. Winner. Makalapos nun, umikot lang ang buhay mong sing-along. Nadagdagan ng mga bar. Ano-ano mga bar na pinasukan mo? Marami, yung fan line, tapos yung mga ibang mga maliliit lang. Pero kinukuha mo pa rin yun kasi syempre. Umabot ba sa puntong isang linggo, may trabaho ka, lahat? Yes. Bilang bagets ka pa, active na active ka. Eh, hindi na carry mo, 5 days na lang, 4 days. Pagkatapos nun, hindi na kita nakikita eh. Maaga kang nagbuntis. Mm. Tama. 23. Hindi nag-asawa. 23, hindi. Bakit ka maagang nag-asawa? Eh, samantalang, kasagsagan pa lang ng karir mo nun, di ba? Actually, meron kasi ito si ating parang problema. Kaya matagal siya nakapag-anak. Kaya sabi ko, mag-anak na kaya ako, baka hindi na rin ako magka-anak. Kasi may problema daw siya sa matres. Tapos parang sa family daw yun pwedeng... Yan, nai-inherit kasi yun. Kaya natakot ka bigla. Yes. Kaso, anong ginawa mo? May boyfriend ako. Eh, actually, nagpipils. Oo. Eh, tinamaan. Eh, di ko. Boyfriend mo pa lang to. Yes. Ganun ka talaga kabilis, no?
Saan mo nakilala tong boyfriend mo? Actually, best friend siya nung jowa ni ate. Anong sabi ng ate mo nung maaga kang nagbuntis? Wala naman, support. So, support pa din? Mm. Wala pa rin? Okay lang yan. Dito naman kami. Kasi nung nagbubuntis ako, medyo gumagano na yung relasyon namin yung boyfriend ko. Boyfriend mo. Kaya sumusuport na ang ate mo na whatever happened, andito naman. Ang gait ng ate mo. Ang nanay mo, anong sabi sa'yo? Ganun naman sila lahat. Lahat sila? Ang naiyak ako. Nagsisi ka ba nung nalaman mo na buntis ka? Hindi. Pininindigan mo talaga yun, di ba? Kanino mo unang sinabi na buntis ka? Kay ate. Paano mo sinabi? Kay Ethel Buba? Sa jowa ko muna. Kasi nasa racket ako nun, sinabi niya na kay ate. Nang lalaki? Oo. Uh-huh. Tapos, nung pag-uwi ko, buntis ka pala eh. Ingin. Ang bilis. Ganun ka. Ganun lang. Kasual. Ganun lang. Tapos, anong sinabi mo? Oo. Paano kayo niyan? Ganyan. Tapos, gusto nga ipakasal. Ni ate mo? Oo. Eh, ayoko nga kasi parang babaero. Totoo. Ganun? Uh-huh. Eh, ba't parang naiiyak ka kanina nung sinabi ko? Ninala ko lang yung sinabi ni ate na anong okay lang sinabi sa ate? Ano naramdaman mo nung sinabi ng ate mo na okay lang yan, ako bahala? Masaya, syempre. Kasi nandiyan sila, lalo na si ate. Iba rin ang samahan nyo ng ate mo eh. Mm-hmm. Nakita ko yun, nasaksihan ko yun kung gaano kayo itinaguhid ng ate mo. Hindi mo ba naisip na kakaya kay ate na anak mo? Kasi hindi pa ako nakakatulong. Actually, hindi naman kasi ganun yung dating ng family namin. Kapag nga kay ate, pag may work ka, masaya-masaya siya. Nung nagka-work ako, hindi na ako humihingi sa kanya. Yung talaga, halimbawa, for example, ma-hospital, yun lang. Yun lang, andiyan ang ate mo lagi. Pero yung pang-araw-araw, hindi na. Meron na kami mga moment na minsan nagkakasagutan, pero dead man na. Magpapayo siya sa akin, ayoko pakinggan. Ganun kasi ako nung bagets eh. Pag nakita na kami, okay na kami. Magtatampuan sa chat or sa usap, tapos pag nakita na ulit kami, okay na kami. Nasaan na ang mama mo ngayon? Nasa Tondo pa rin. Hindi siya kasama sa bahay mo? Hindi. Ayaw niya kasi, actually kay ate, nandun siya sa Nuvali. Yeah. Ayaw niya kasi tahimik. Walang kamaritesan. Siguro baka nalulungkot kasi walang kausap. Di siya sanay na kunti lang yung tao sa Nuvali, kunti lang yung kapitbahay mo. Paglabas mo doon, walang show. Walang show. Gusto na narin mo. Di pa, paglabas talaga, may yung, Mari! Show it! Talk it! Alam mo, nakikita ko sa'yo, mukhang maayos ang buhay mo ngayon. Masaya ka. Masaya. Kumplero na ang buhay mo. Ilan ang anak mo ngayon? Isa lang. May kinakasama ka ngayon? Wala. Actually, kahiwalay ko lang yung December. Pangalawang kinasama Bakit? Anong nangyari? Ano siya? May drinking problem. Ano may drinking problem? Ewan ko. Nasabi ko lang yun. Pag nakakainom siya, nag-iiba yung ugali. Nasasaktan ka? Actually, last year. Yun yung una. Pinatawag ko naman kasi nga, pagod na ako eh, maghanap ng partner. Baga, sige, baka magbago pa. Bigyan mo ng chance. Birthday ko yun ha, sa Boracay, doon pa ako nasaktan. Alam ng ate mo to? Alam nila kasi buong pamilya ko yung nandoon. Ay, ano sabi? Si Ethel, hindi may pwede. Mo na yan, ganyan. Burn na sila lahat. Dapat yung gusto nila ipakulong. Eh, naisip ko yung nanay, may sakit sa puso eh. Kaya sabi ko, pag may nangyari sa nanay, pago ko yun, diba? Mabait ka pa rin. Tapos sabi ko, yan yun na lang, pag-uwiin natin. Nag-iwalay kami for 2 months. Tapos, pinatawag ko siya. Sabi niya, another chance, hindi na mauulit. Pinabigyan mo pa rin. Pinabigyan pa rin. Kasi nga, nakakapagod maghanap ng partner. Eto, Pasko. Nag-inom na naman, nagwala. Doon ko na nasabi na wag. Kasi, inaawat siya ng anak ko. Pati yung anak ko, dinamay niya. Although, hindi niya naman sinaktan. Yung talak, eh, na-trauma yung bagit. Siyempre, nakaka-trauma yun. So, doon ka na, nagising. Tapos, nung Pasko, nagpapabarangay ka. Iba talaga experience mo, no? Umiyak ka rin sa sing-along, yes. Diba? Pero ngayon, hindi na. Kalmado na lahat ang journey mo sa sing-along. So, hindi ka naman pala masyado nahihirapan sa sing-along, di ba? Hindi. Kasi may ano eh. May backer eh. Yes. Subukan nyo. Kapatid ni Ethel Buba lagi, di ba? Pag pinapakilala kayo. Anong pakiramdam mo pa? Uy, kapatid ni Ethel Buba yan. Hindi ako nasasad na parang nagiging shadow. Di ba? Ganun naman dapat ang reaction. Napipressure. Lalo na katawan, kanta. Doon ako napipressure na. Hindi mo siya magaling kumanta. At pag sinasabihan din siya magaling kumanta. Okay lang, dead mo. We're dead mo katalata. Pero doon sa tayo magbabayan. Pero maganda siya. Doon ka ba tao? Madali ka naman palang haupos. Basta may puri lang isa. Okay na yan. Paano ka napasok sa library? Kailan ka lang nakapasok after pandemic na? After pandemic. Pero magkakilala kami ni Mamo. Kanya naghahanap daw sila. Tapos pumunta ako doon. Sabi ko, Mamo, gusto ko po dito experience. Kasi nga, library, iba yan. Bongga talaga yan. Actually, dati, nagsasabi na yun si Mamo sa akin before pandemic. Pag may workshop, umano ka. Kaso kinakabug ako eh. Pero, lalampasan mo yun. Lalampasan na. Umatend ako ng workshop. Ayun, napasok na. Nakakanta ka na ngayon. Medyo. Hindi ko pa rin kumakanta. Super chika. Kumakanta na. Kumakanta ka na, di ba? Kumakanta na. Kasi mawalahin naman kayo ng singer, di ba? Doon ko nga na-realize sa sarili ko na yung
pagkanta pala or kahit anong talent, pwede din pala matutunan. Correct. Basta matyaga ka lang. Mm. Tsaka yung talent na pag-aaralan. Yes. Hindi pala yung gift lang na... Oo, hindi. Okay. Aside sa gift yon, mapapaganda pa yun na, kunyari, magaling ka ngayon, lalo kang gagaling kasi hinahasa. Kaya hasain mo na hasain yan, balang araw yan ang papatay sa'yo. Ha! Kamu ni March, ano? Meron ka bang mga plano sa buhay mo? Kasi yung anak mo, ilang taon na yung anak mo? 15. Babae ba ito? Lalaki. Ay, mas madaling alagaan. Sino nag-aalaga ngayon pag wala ka sa bahay niya? Actually, kaya niya na yung sarili niya. Ay, independent. Independent siya. Nung kung paano kayo lumaki, ganun ginagawa mo rin sa anak mo? Grade school pa lang, marunong na magsain. Iniiwan mo talaga mag-isa. Pero nung mga grade 1, grade 2, may kasama pa sa bahay. Tapos hanggang, okay na ako, mami. Or bibili na lang siya ng pagkain sa labas ng bahay, ganyan. Ang galing. Sobra. Tinatanong niya kung nasa ng tatay niya. Nagkikita na sila. Ay, pinayagan mo. Oo, actually, nung baby pa lang, ayoko talaga. Si ate pa rin na nagpush akin. Ipakita mo na yan. Kasi mamaya, sabihin ng bata, pinagdamot mo siya. And I remember na ako, hindi nga nagsusustento kahit 5 guling that time. 11 years siya nagsusustento kung hindi pa nausang tulpo. So, pinatulpo mo to? Hindi. Sabi ko, ano, magsusustento ko, ipapatulpo kita. Nagsustento na. Nagsustento na. Madali naman palang kausap ang lahat. Okay lang yung pagsusustento, sakto lang. Sa kaya anak mo, okay lang. Meron silang bonding moment ang anak mo. Kinukuha siya. Pag nandiyan dyan, kasi seaman eh. Seaman din. Ay, tatay mo din pala ito. History repeat itself. Yes! Actually, yung mga nangyayari sa buhay-buhay natin, talagang nauulit at nauulit. Talagang meron talagang copy eh. Tama, no? Totoo yun. Oo, diba? Ngayon mo lang naisip? O, ngayon ko lang naisip. Diyos ko, ano pa naman siya? Bubita talaga! Bakit ka nga pala tinawag na bubita? Hindi ka naman bubita. Yung punchline nagpangalan sa akin. Oo. Kasi nga, etel buba, tas maliit na buba daw, bubita. Pero alam mo, yung kapatid niya, masinop talaga yun. Oh. Yung pananaw niya sa buhay, maayos. Kamusta ng mga kapatid mo? Ano din, kanya-kanya. Yung isa nasa Jensen. Yung isa ding host si Darson. May sarili na din. Hindi kami halos sama-sama sa bahay. Pero pag naman may mga celebration, dun kami nagbabagay. Nakikita kayo. Yun naman nakakatawa sa inyo, mga kapatid. Hindi man kayo lumaki ng, alam mo yun, yung bonding niya, pero nabuo kayo. Kami-kami din. Oo, binuo kayo ng ate mo eh. Mm-hmm. Yung ate mo ang hindi bumitaw sa inyo, diba? Mm-hmm. Kasi kung bumitaw ang ate mo, wala. Pariwara lahat. Malay kayo lahat. Lagi ko naman inaano yun eh, kung hindi din dahil kay ate. Kung ako lang to, tapos wala siya. Hindi naman ako aabot sa ganito, hindi naman ako pagsesetend sa ibang bar. Mm-hmm. Pero pag sinabi, ay kapatid yan ni Kevin. Sige nga, try natin, tingnan natin. Tapos nagti-TV ka na rin dati. Tapos ang dami mo yung mga provincial tour. Minsan ba may racket bang ate mo na pinupush ka niya? Pero ako mausa nagpupush. Pinupush mo ang ate mo? Kasi kinukuha yung ate mo kasi ikaw sa'yo na dumadaan, mabilis mo ng kausap ang ate mo. Kahit mga abroad. Ang galing. Hindi ka naman mabokal sa ate mo eh. Dahil kami hindi. Ano pagdagulan lang kami lagi. Oh, ngayon, ano ang gusto mong sabihin kay Ethel Buba? Salamat sa lahat ng support mo sa akin. Interview na to, dun ko lang na-realize yung about dun sa anak ko. Salamat. Yung mga times na sobrang kailangan kita, nandiyan dyan ka lagi. Tsaka salamat kasi hindi dahil sa'yo, wala ako dito ngayon sa comedy na nasa magandang bars ako. Salamat kasi sa work na to, napalaki ko ng maayos yung anak ko. Salamat, tatay, love you. Tatouch ako kasi kilala ko kayong dalawa. Sobrang kilala ko kayo at saka yung ate mo, kung paano niya itaguyod yung pamilya mo, kung paano kayo protektahan, inuuna niya muna kayo na pamilya. Ngayon mo lang siguro nasabi sa ate mo yung just at hindi mo masabi sa ate mo ng personal. Ganun kasi ata kami, nagulan lagi. Doon naman ako sa mga kapatid ko vocal. Kasi si ate, hindi yung pala salita pagalit. Sa akin niya dinideliver. Sabi mo kay ano? Eh pag sinabi naman sa'yo ng ate mong mahinahon, sasabi mo ng pagalit sa mga kapatid mo. Yes. Diba? Kilala kita. Mahinahon ang ate mo. Hindi nga siya marunong magalit. Pag may pangit na nangyayari sa ate mo sa showbiz, mga balibalita, nasasaktan ka. Siyempre. Paano mo kinukomport ang ate mo? Kasi nasamahan ko siya. All the way. Gusto mo ba dyan? Kaya tulad niya nung isang beses, actually magkagalit kami noon. Tapos super thank you siya. Lulakunan siya. 6 months kami hindi nakikita noon. Bakit hindi kayo nakikita? Kasi magkagalit kayo. Magkagalit kami. Tapos, nag-chat si Polo, best friend niya. Milo, ang ate mo nandito kami. Chuchuchu, pumunta ka nga dito. Ano gagawin natin? Eh, siyempre, Becky yun. Wala namang alam yun sa mga nakukunan-kunan. May baby na ako that time. Tapos, bumapasok ako ng kondo, ako papasukin. Lumagard. Kasi nga, hindi ako nakikita. Hindi ako nakikita. Kasi ito ka ba? Buti na lang medyo kamukha kami. Kapatid niya nga ako, kamukha niya ako. Yun. Okay. Dun, dinala ko siya sa ospital. Naganap ako ng mga contacts kong mga customer ko na mga ganun, marunong sa mga OB, ganyan. Ano pong gagawin, Doc? Ganyan. Tapos naging okay kami. Super thank you siya. Salamat, Milo. Ah, diba? Usually, ang ate kasi, diba, mahirap yung mukuyan sa inyo. Pero,
si Ethel napaka-vocal niya sa inyo. Kayo kayo lang tutulungan. Actually, hindi kasama na inyo, di ba? Kami-kami lang talaga. Totoo, hindi naman sila pinalaking sama-sama. Hiwa-hiwalay sila, pero nabuo yan ni Ethel. Nakakatuwa ang buhay niya. Yes. Ngayon, saan ka nagsiset? Sa library, tapos dito sa music box. Tapos may mga bars ako sa Marikina tsaka sa Mandaluyong. May iba't eh. Laki na kinikita mo. Ah, eh. Uy. Tapos may ita ka, may show ka. Yes. Every year ko to ginagawa eh. Kasi, ano meron? Tumutulong ako. Benefit show siya. Charity show. Bakit? Actually, yung best friend ko, nag-birthday siya sa Tantanan. Sumama ako, sabi niya, Bes, magdala ka naman dito ng mga bibigay sa mga bagets. Ganon. Dala ko toothbrush. Tapos na yung party. Tapos parang may ano sila doon, may mga program-program, party-party talaga ng mga bata. May nakita kong bata doon. Anong wish mo? Kasi yung Tantanan, puro mga cancer patient yun, from 0 to 18 years old. Okay. Tapos sinabi doon nung bata na, camera po. Bakit camera? Para pag wala na ako, may memory pa ako sa family ko. Anong pakiramdam mo nung sinabi niya yun sa'yo? Sabi nga nila, bawal daw umiyak doon. Kasi nga maapektuhan yung mga nanay, totoo, yung mga bagets. Pero umiyak ka? Umiyak talaga ako. Sabi ko, alam mo, ang grateful ko pala. Tapos, ang hiligili ko mag-inarte. Biglang umirit yung best friend ko, oh, next year si Ate Bobita dito mag-birthday. Eh, hindi pa naman ganun kapubongga yung pera ko. Oo. Kaya naisip ko, magpa-show kaya ako. Tapos i-guess ko si Ate, para yung ticket sale, mapunta doon. Galing, Bobita. Nakita mo ang buhay. Dati, ang pangarap mo lang para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa anak mo. Ngayon, nangangarap ka na para sa ibang tao. Ang galing. Para kala mo, easy go lucky lang si Bobita. Pero nakita nyo, meron siyang tinutulungang foundation. Imbitahan mo at ilagay natin ang Facebook mo para sa lahat ng mga kapatid ng mga kaibigan natin sa abroad. Tutulungan ka nito. Pangako yan. Sige, go! Nakaka-touch na. Ayan, March 23 po yan, Saturday, 8 p.m. sa River Gold 2, malapit po sa Santo Lucia Mall. At saka, thank you na ako. Kasi yung dalawang kaibigan ko, hindi nagpa-TF, honorarium lang. Parang ako na mismo nagsabi, guest ko po sila, Donekla po, Super Tekla, and Donita Rose, at marami pang iba na mga kaibigan ko sumusuporta sa akin yearly para mag-show kami. Ilan taong mo nang ginagawa ito? 2013 nag-start. Tapos, yung proceeds, mapupunta sa Bahay Kalinga for Children. Ayan. So, mga kachika, dito po ang Facebook ni Bobita. Doon niyo po siya i-message. Samahan natin po siya palaguin ang kanyang advocacy. Ang galing. Uy, Bobita, salamat sa'yo. Thank at you, least, Nay. Mo, the other side of you, eto na. Siguro magugulat ang lahat ng mga kapanood ito. Sa kabila ng masayahin mong mukha at malusog na pangangatawan, meron kang pusong malambot na nagtatago dyan sa iyong katawan. Maraming salamat. Thank and you, Nay. God bless you more and good luck. God. Yes. Thank you. Thank you sa pag-guest sa akin dito. Ano ka ba? Love you. Oo nga. Sana ang susunod ang ating mo kasi alam mo naman, yun ang una ko naging kaibigan. Yes. Ayun na. Ate, ikaw na daw next. Thank you very much. Thank you, Nay. Love you. Sa mga kaibigan sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Ang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!